Ngayong araw, tetestingin na natin itong ating Dryden inverter welding machine. Siyempre, gagamit tayo ng protection sa mata. Itong gagamitin ko, tinatawag na auto darkening goggles. Pagandahan nito, meron siya sensor. Pag sinuot mo to, nakikita mo yung ginagawa mo. Pero once na nag-spark na, nagsimula na yung arc, nadidetect niya, magdidim siya, o protection na niya yung mata mo. After mo mag-welding, after na wala yung kislap, babalik siya sa normal. Para ka na naman naka-shields lang, nakikita mo. Yung shield protection nga pala nito, up to number 11. Number 11, sa mga nag-welding, alam nila yon sa mga welding lens na nabibili sa mga hardware. Yun, required kasi yun eh, yung number 11, 10 or 11. Para sa eye protection, sa sobrang ano, radiation, yung islap. Siyempre, subukan natin siya muna sa makapal. Ito, medyo makapal to. Try natin mag-run ng straight bead. Tapos, subukan din natin siya siyempre sa manipis. Kung maganda siyang gamitin sa manipis. Kasi alam naman natin, mas mahirap mag-welding pag manipis. Itong bakal na to is 1x1 galvanized by 1.2 ang kapal. Manipis lang to. Substandard pa nga ito ng 1.2 eh. Galing lang ito sa hardware. Mga tira-tira ko ito sa mga nakaraang ginawa ko. Unay natin dito. At ang gagamitin natin yung electrode. Itong electrode o welding rod. 6013 size 330 seconds o 332 yung kapal. Lagay na natin dito. On na natin yung ating machine. Tinarap ko para makita nyo yung reading ng amperahe natin. Siguro set muna natin siya sa 70 amps para malaman natin kung wala sa nakatodo pala siya. So yung no load nyo, meron siyang 30. amps try natin. Okay. Gagamit rin tayo ng gloves para sa demo na to. Leather welding gloves. Ito yung result niya sa 70 amps. Hindi pa siya ganun na linis. Para sa akin, okay naman siya sa 70. Kasi yung kapal nito 1.5 lang. Pero sa 2 lang, pwede mo pa nga siyang ibaba. Ang ganda nung ano niya. Ang ganda na nung lusaw niya sa 70 at sa 1.5 na bakal. Okay siya. Okay siya. Hindi naman siya nabutas dito. 70. Kaya pa siyang babaan. Pero, subukan natin 70 setting doon sa mas manipis dito. Yung 1.2. 1.2 na manipis lang yung pagka 1.2 niya. Handle size pa nga siya. Galing lang sa hardware. Itong galvanized. 1x1 galvanized. Square tube. By 1.2. Tapos tingin natin siya rito.
Kasi ito ang mas mahirap. Nandiyan yung talaga sobrang lipis. Yun. Linis na natin. So, eto siya. So 1.2 ito. Okay naman siya. Okay pa rin yung 70 sa 1.2. Kayang-kaya siya. Maganda talaga sila. Maganda klase sa mga manilipis. Sayang lang wala tayong makapanlapit na testingan. Pero para matest natin siya sa mas mataas na amperahe, subukan natin siyang gamitin pang cutting. Ito, subukan natin i-cutting itong 1.2. Set muna natin sa 150. Huwag muna natin siyang sasagad. Try muna natin sa 150. Lipis na naman ito eh. Yan, 150. Try natin. Nakakating tayo. Yun. Lakas. Matulagad. Huwag kang hirap-hirap. Ayan o. Tinanggitan natin. Okay, di siyang pang-cutting. Pero sa totoo lang, hindi talaga intended for cutting itong mga ganitong klase. Pero pwede siya. Sa tingin ko, kasi sa mga iba kong nagamit nito, nagagamit ko rin siyang pang-cutting kahit mga 10mm na bakal, kaya nila eh. Kahit siguro 16mm kaya nila. Yun nga lang, ginagamit ko lang talaga sila sa pangalit. Pag nandun ako sa mga, yan, nasa taas ka. At bababa ka para kunin pangating mo, idala mo lang ito. Gamitin nyo lang sila pag parang emergency lang. Pero wag palagi. Kasi baka hindi tumagal yung makina natin. Dahil nga, hindi naman talaga sila intended para pangating. So, masasabi ko, maganda siya. Maganda siyang gamitin. Sana lang, tumagal siya. Dahil marami pa tayong gagawin mga project gamit ito. Abangan nyo yun. Yung mga ibang review, doon na natin pag-usapan sa loob. Dilinisin lang natin ito. So, yun. Tapos na yung ating ginawan testing. At ang masasabi natin, masasabi ko dito, slide yan. Base dun sa mga ginawa natin, content testing pa lang naman. Masasabi ko naman na okay siya. Maganda yung lusaw niya. At yung ano niya, yung setting niya, yung lumalabas dito sa kanyang digital, kumpara mo naman dito sa nav niya, masasabi ko naman na accurate naman siya. Kasi nga dahil 200 ito, pag nilagay mo yan dito sa gitna, so nasa around ako 100 siya, ganun naman siya. Kasi may nagamit ako, iba yung lumalabas niyang reading dito sa monitor niya. Kumpara naman dito sa pag-ikot mo. Pero ang totoo, hindi na natin kailangan kahit wala yan. Ang issue nga pala doon sa Yamato rin. Ewan ko lang dito sa Daiden na. Madaling nasisira ito. Itong digital na niya rito. Monitor niya rito. Yung display niya. Madaling nasisira yan. Minsan na nangyayari, mawawala itong display. Yung sa isa naman na nangyayari sa akin, meron nga siyang display, pero reading niya, malayo, hindi siya accurate. Pero ganun pa man, kahit masira pa ito, hindi na natin kailangan yan. Kasi nararamdaman naman natin yung lusaw ng, ng electrode. Halimbawa, napagbabasayan mo na lang siguro pag yung ganito nyo nasira.
Pag nasa sentro ka, dahil nga 200 ito, so nasa gitna ka kalahati, nasa 100 ka. Ganun na lang. 100, pag nandito ka, 50, 100, 150, 200. Ganun. Tsaka pakiramdaman niyo yun. So, sana lang, kumagal ito. Kasi marami pa itong marami pa itong gagawin. Marami pa tayong gagawin na mga ano DIY projects dito. Tsaka gagamitin na sa trabaho. So, sana abangan niyo yan. Kaya sa hanggang dito na lang yung ating testing, hanggang dito na muna yung ating testing para dito. Abangan niyo yung mga susunod na video natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pag-subscribe yung channel natin and click the notification bell para updated ka sa mga next project pa natin. Thank you sa panonood. Hanggang dito na lang.